Hello mga pare ko. Medyo matagal-tagal ko na rin hindi na si change oil yung ano ko eh. MT-15 ko eh. Ayun oh. Actually, kakalinis ko lang yan. Ngayon, ito kasi pa yung ginamit ko sa ano endurance. Si change oil ngayon natin. Para ma-refresh ulit yung kanya makina. Para maganda-ganda ulit yung takbo. Yung takbo na nito mga 2,000 na rin siguro. Mataingay. Mataingay mo. Okay. Tulungan mo ako mag-change oil? Ha? Sige. Tulungan mo ako mag-change oil? Paano ba mag-change oil? Kumakain sila ng mangga eh. Ay, ano ba yun? Singkamas pala. Patayin na natin sa ano. Talabas tayo. Ito yung gagamitin natin. Shell Advance. Synthetic base. So, pili ko naman hindi maubos yung isang litro na yan kasi wala pang isang litro yung laman nitong MT-15. Ito na, drain ko na yung langis dito sa motor. Makita nyo, tinanggal ko na sa may air filter. Ay, tinanggal ko na dito sa may oil filter. Ito yung takip na dito. Tapos, napansin ko talaga dito sa Shell na oil, no? Kahit na nasa 2,000 na tinakbo niya, medyo mapula-pula pa rin yung langis niya. Hindi siya sobrang busted talaga na kulay itim na itim. May mga nagamit kasi ako ng langis na 1,700 pa lang, 1,500 ganon, pero sobrang itim na niya. Pero dito sa Shell, yung fully synthetic nila, 2,000 na, pero halos mamula-mula pa rin yung langis niya. Hanggang ngayon talaga Shell na oil yung ginagamit ko. Maganda talaga yung quality ng langis niya. May nagamit ako dati na isang langis, hindi ko na lang papangalanan, no. Nasa 1,000 pa lang ako, iba na yung kulay niya eh. Parang alam niyo yung ano, hindi siya itim, hindi na siya pula eh. Basta parang medyo mag-gray-gray siya ng konti. Dito sa M2 na, eh wala naman itong tagas eh. Kaya nagtataka ako bakit ganun yung kulay ng langis. Pero ito, grabe, sobrang solid nito. Parang tutusin, parang pwede pa nga eh. Pero papalitan na natin kasi nasa 2,000 eh. So hintayin lang natin siya ma-drain. Tapos papalitan natin siya ng oil filter. Kasalagan na natin yung Shell na langis natin. Ito yung gamit natin ngayon. HG! Ayun nga mga pare kayo, no, bali ang gagawin natin. Lilinisin natin itong mga parts na to. Itong cover dito, yung oil filter, tapos itong takip. So, ang laman nito, gasolina. Meron akong ano, air pressure. Ano yan? Ang tawag yan? Air pressure ba yan? Nakalimutan ko ni tawag. Ugasan lang naman natin. Dapat natin yung Inco. Shoutout naman. Bale, ito mga pare ko yung kanyang parts. Ayan, malinis na. Sobrang linis niyan. Ba talaga kapag ano, meron tayong panlinis na air pressure. Kakabit na natin to, tapos lalagyan na natin ang langis itong motor natin. Itong oil filter, hindi na natin ito gagamitin kasi disposable lang to eh. So ako, pag nagpapalit ako nito, kada dalawang change oil ko, saka ako nagpapalit ito. Yung iba, kada change oil, pinapalitan ito. Ako naman, kada dalawang change oil. So, depende naman sa inyo eh. Kasi, yung unang change oil, kaya pa naman ito eh. At hindi kita yun na. Anong di? Bugaan ulit natin, anong bilad. Tanggalin muna natin yung ano, itong pasal. Baka bumagsak eh. So yung mga pare ko, dapat meron kayo lagi na ganito. Kasi kapag bibili kayo lagi ng ganito sa kada change oil nyo, sobrang hassle. So ako, ang diskarte ko dito, sa Shopee ako bumibili nito, maramihan na. Siguro, 10 piraso agad. Parang hindi nabibili. Ang pagkakabit naman nito, yung butas nasa labas. Ayan, so ganyan. Ayan yung butas, para ito kasi may ipapasok natin. So huwag nyo kakalimutan, yung gasket na yan, ay yung o-ring na yan. Kasi pag wala ito, tatagas yung lungs dito. So, lagay nyo lang. Boom! Yung mahaba, dito. Yan, mahaba. Tapos yung dalawang maliit dito. Tsaka dito. Ayan, so ganun lang. Tapos, sikpitan nyo na lang. Tapos, ilalagay na natin dito yung langis na binili natin. Shell Advance.
1.95 liters. Boom! Oh. Nice one, bagong change oil na naman si Garding. Since may natapon, yung sobra kanina, ilalagay na rin natin dito para hindi magkulang din langis. Ito naman, medyo hipitan nyo ito ng konti, baka kasi mamaya matanggal to. May mga case kasi na nahuhugot to, natatanggal kasi sobrang hina ng pagkakahigpit. Tama higpit para hindi siya matanggal. Yan, okay na yun. So, kapag nag-change oil ako, so i-idle lang natin. Para yung langis mag-circulate. Alright. Tayo sa next video natin, sa next ride natin. Bye-bye.